Sure, murag na nga po og manok aga fertilizer eh. Mag-aabono tayo ay. Abono is the key. Yeah. Aged rice hulls, guys. Hindi abono na abono, ha? Kasi, kulang na siya ng soil. Nagsisilabasan na yung mga aerial roots. So, we'll be adding more aged rice hulls, guys. Just to give it a little more nutrients. Ang ingay naman na nabibenta ng isda, no? For the second one. Ayan. So, it's garden time today. And today is a Sunday. Sobrang aga namin dito. So, don't judge. Marami pa kaming gagawin later. And that includes what you are thinking. Okay, aga. So, exposed sila sa sun ngayon. This is what I filmed earlier. Anyway, guys, maiflex ako. This isn't part of the video today, but napansin ko talaga siya. And nag-throwback kasi yung picture niya before, yung size ng cobra fern na to when I bought this for 1,000 pesos. 1,000 nino? 1,000 pesos. Ayan, o. Oh, sige. It's... Aray! Ano? Ano tayo dito? Lagay tayo ng konting... Abono-abono. Yung same pa din, guys. Aged rice hulls. Ayan. I'm so proud na ganito na siya kalaki ngayon. Try kong hanapin ulit. Kasi nag-throwback yung photo, guys. Tapos hindi ko pinansin. Hindi ko sinare. Kasi hindi ko siya nakikita. Kasi nga nandun siya sa loob. Hindi ko napapasok yung area na yon. So, I'll just get the aged rice hulls. Pure, ano pala yan? Yung pinagtaniman namin, pure cocoa cubes. Walang soil, kahit konti. Basta cocoa cubes na chopped yan. I chopped coconut husk yan. Yung mga cocoa cubes. Not really the small ones. Basta, yun, gusto niya, guys. So, mag-a-add lang kami ng konti. Ayun, malaki na siya. So proud. Kuha tayo ulit. Alo pa, ano ba ilagay? May straw pa. Hoy, huwag kayong judgmental. Hindi bagong pintura yan, ha? Baka sabihin nyo, ba't ko nilagay dyan? Hindi okay sa plant yan, charot. So yun, lagay-lagay lang tayo. Kawawa naman to. Nasa loob kasi siya, guys, tas hindi siya na-estorbo. So now... Papakita natin yung sunlight sa kanya. Kasi baka na-miss niya ng konti, slightly. Siguro naman, gusto niya dun sa loob on how it is growing. Based on how it is growing, baka gusto din niya sa loob. So, just a little peek kay Mr. Sun. Lagay ako ng additional na konti and hihirapan tayo video eh. A few moments later. So guys, isa nga pala yan sa mga moonlight na hindi namin napapasok. Yan, vitamins guys, 14-14-14. Ganyan lang yung itsura. Sobrang mura lang yan. Isa to sa mga plants na hindi na namin nadadala sa loob. Yung isa kasi na moonlight guys, pinapasok namin sa loob every time na umuulan. And yan, super matured na, malaki pa yung pot, so hindi namin napapasok talaga every time. Nandito lang talaga yan guys, pero soilless kasi yung potting media niya. So, even if ganyan, wala namang nangyayari sa kanya. Knock on wood, okay naman siya. So, ayan, stable siya sa place niya, di talaga namin inaalis dyan. Eto, no need vitamins. Kakaripat lang. So, pag nagre-repat tayo, naglalagay tayo ng vitamins. Of course, yan yung hinihintay ko. Pero, if hindi talaga ibibigay, de, wala tayong magagawa. Tapos, the ability. At gusto ko siyang lapitan. Yung Macaulay's finale nga pala namin, guys. Macaulay's finale na binigay sa amin. Ganyan na siya ngayon. Super beautiful.
Ayan, papasalamat kami. Swerte, swerte. So, paminsan-minsan lang ako nakakapasok dito sa loob kasi sobrang crowded na po dito. Meron nga pala ditong, ano, yung fern. Aray, hindi tayo, ay, may squammy dyan. So, hindi namin yan na-flex. Eto, baby to nung anthurium namin, guys, na lagi namin pinapropagate kasi sobrang dumadami yung mga roots. Yan, guys, is a black Marie from my sister. Pero hindi siya ganun ka-black. Ewan ko kung nagmamatter ba yung ano dito, yung nasa under the net siya. Tapos lemon cardboard. So, for the first time and forever, I'm here and nalapitan ko na itong dwarf bilite ko na before. Dwarf to before, guys, kasi ang liliit pa. Tapos para may bubili na kahit maliit, sinasabi lang sigurong dwarf. Pero ngayon, guys, this is super big. As in, really big, guys, yung mga dahon niya. Ito yung mga dahon pa niya before na maliliit pa. Ito, naalala ko to, naputol to kasi bumagsak yung sanga ng mangga. Ngayon, guys, wala nang sanga ng mangga na bumabagsak kasi nga nung udet, ayun, nawala siya. And eto ngayon siya, oh, nandito pa din yung dahon. Ganun katagal naglalast yung dahon ng phyllos, guys. Yung mga phyllos na super tagal malagasan talaga ng dahon. So, that's why it is still here up until now. And yan, tumatanda kasi itong mga phyllos, guys. Nasa rainforest sila, diba? Yung original na habitat nila. Kung ano connect nyo, kung bakit hindi agad namamatay yung dahon. Basta, I think this one is the largest. Basta ganun. Tapos, we also have the Jose Bono, guys. And the newest one is the largest again. Sobrang tagal nang hinintay ko bago talaga maging okay-okay na totally okay to. Oy nga pala yung pinropagate namin na bagong propagate na ganito, na shoot na malaki. For sale yun, guys. Charot. Tapos, ito yung pinakamalaki. Just check it out. Look at my hand. Na madumi. Madumi yung hand ko kasi nagano kanina na Christ Halls. But, ay, nalapitan ko na din siya. Ito siya. Super big. Ganda. Ayan, nakaka-proud. It has been a while. Yung mga yan, di ko na yan nalalapitan. Oh, ngayon, I will touch you. No, mahal pa nito, guys, before. Tapos, ito. Red diamond, iga. Red diamond. Tapos, ito yung red Congo. Ito, pangarap ko lang. Pangarap ko talaga to dati. May mga bahay kaming pinupuntahan. Siyempre, kasi gusto namin magkaroon ng ganito. Umaasa, di ba? Tapos, ang mamahal, guys, 3,000. Ito, mga ganito. Ang lalaki na, ay, malalaki na din naman. And, nung time na yon, mahal talaga yung mga plants. So, 3,000 siya, guys. Ganyan kalaki. Hindi naman afford. So, bumili kami ng shoot for 950, dalawang dahon. And this is it right now. Nakaka-proud. So, and we are more on pruning today and putting some vitamins. Mabuti na lang at medyo maaga kaming nagising. Ako talaga yung maagang nagising. Buti na lang at maaga kaming nagising para gawin to, guys. Kasi mamaya, masyado nang mainit for this. Hindi namin kakayanin na andito sa loob. Although, I can really attest na the black net is so much cooler, has so much cooling effect compared to the green one. So, ayan. Oh, diba? First time nandito yung angle. So, gagamit kami ng 14-14-14 for most of the plants. Since most of the plants right here, guys, hindi naman mga variegated. Nandito nga pala yung aming dalawang red sun. So, ayan. Red talaga yung mga ano nila, no? So, ito yung na-add namin kanina. Yung dinagdagan namin ng ano, aged rice hulls. So, ayan. Si Silver Sword, guys. Etong ganito, guys, hindi din basta-basta nagre-recover upon propagation, pero gladly naka-recover siya. Eto naman is the, ano nga pang pangalan nito? Mexicanum. Ayan. Matagal hindi ko ito nalalapitan. Etong mga to, hindi nalalapitan. So, pwede na akong lumabas. My beautiful Birkin. Siyempre. And, of course, our Mexicanum. Of course, our golden, what's that? Golden calkins. Na dream lang before. Ngayon, guys, paunti-unti nang dumadami yung dahon. Nakaka-proud, nakakatuwa. So, maglalagay lang si Gerald ng vitamins. Yung iba, ipuprune pa niya. Sure, murag na nga po, dog manok aga fertilizer. Kita nyo, may maliit na palm na tumubo dito.
So, hindi niya kasalanan yan kasi gumawa kami ng maliit na shelter ng mga plants dito na tumutubo na siya. And by the way, yung palm na yan, tinanim pa niya. Ito guys, dahil may yellow siya, kailangan din siyang ipruin bago lagyan ng vitamins. So, kukunin yung yellow na yan. Napakita ko kanina, sabi ko huwag niyo munang pansinin kasi yung yellow na yan, old leaf yan. So, pinuprune kasi inaalis niya yung old na petiole. So, hanggang ilalim yan. So, that is it. Tapos, yung isa pa na meron ding petiole na nag-ano. Hindi nakakabahala, guys, if the ones that are yellowing, the ones that are aging are the old ones. Pero kapag nakakakita ka ng nag-yellow tapos bagong dahon, kabahan ka na. Akala ko yun na maglalagay pa pala kami ng ganito ulit for that green cardinal. So, ayan, ganito kadami. Ayan. Busy talaga kami kasi opening ng liga mamaya. So, whatever we are intended to do today must be done this early. That's why we are here. Oh, diba? So, naglalagay siya ng vitamins, guys. And then, we will be topping it off with the aged rice hull. So, I think that is it for today's video lang, guys. Maraming salamat sa panonood and for making it till the end. It has been Maria, the voice of Flinzilla Bohol. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button, tap the bell icon, para notified kapag may bago kaming video. Thank you for watching. Bye!